And good morning, today is Sunday. And andito kami ngayon sa Langkaan Trail Park. Ayan, nagre-ready pa yung mga tropa. Bago mag-start ang aming trail ngayon, gusto ko munang pasalamatan ng aking sponsor, D.I.D. Philippines and Mark Bernales. So, bago kami mag-trail, introduce ko muna sa inyo itong bagong chain ko. This is the D.I.D. 520 VR. Ayan. Nakakabit siya ngayon. Hindi ito yung ano, hindi ito yung 520 VR46 kay Rossi yan eh. So, itong 520 VR is upgraded version ng luma ko na 520 VF. So, sa comparison, mas lighter ito and mas matibay. Thank you very much D.I.D. Philippines sa tiwala. Ngayon, masusubukan ko ngayon sa trail ang ating chain na to. Sana okay. Sana hindi maputol. So, tiwala naman ako sa D.I.D. Okay, ang D.I.D. 520 VR ay upgraded version ng previous chain ko, which is 520 VF. Ito ay O-ring type na chain at kayang motorcycle na may 200cc to 400cc maximum. Let's go! So, pwede siya sa mga big bike gaya ng mga ninja. And yung kapal niya, yung plate thickness is 1.8mm. Parehas lang din doon sa previous niya na model, which is 520 VF. Pero, mas lighter ito in weight. Ang maganda sa lighter na weight, maganda to sa acceleration. So, compared sa VF, mas quick siya dahil nga mas light. And this is also made in Thailand. For now, may available color siya na steel color and gold. Ang maganda sa mga O-ring type na chain ay meron siyang self-lubricating sa internal niya. Yun yung parang naglulubricate between ng mga links. So, mas okay yun dahil less na maintenance gaya ng paglalagay ng chain lube. Tapos yung durability niya, mas mataas din. Mas matibay. Yun nga lang, may kataasan sa presyo compared sa non-O-ring. Again, thank you so much D.I.D. Philippines sa tiwala at pinagkatiwala nyo sa akin itong produkto nyo para i-review. Based sa aking experience, subok na talaga ako sa tibay na mga D.I.D. chains, lalo na yung mga O-ring type nila. Dahil sa mga sinauna ko pang bike, gaya ng R15, KTM RC200, naka D.I.D. chain na ako. Kaya hanggang ngayon, naka D.I.D. pa rin at D.I.D. chain pa rin ang pipili ko. Hey, we are back sa trail. Actually, ito yung third time kong mapunta dito sa Langkaan Trail Park or Langkaan Trail Site. Kasi yung mga previous ko na trail, yung unang-una is yung puro semp lang ako, puro hulog sa mga technical na ano na daanan. So, nung second naman, kung nakakita nyo sa previous video ko, nahulog naman yung shifter pedal. So ngayon third time, eto, sasabak tayo ulit. We'll see. Sana makompleto natin yung buong trail. So ito kami ngayon, papasok ng kagubatan. Ayan, sundan na namin yung guide namin dun sa pinakaunahan.
basa-basa yung lupa. Kaya ayan, madulas. Mukha lang siyang madali pero ano, sumasayaw yung mga motor namin dyan dahil basa nga yung lupa. Ayun, chine-check ko yung ano ko. Chine-check ko yung shifter pedal kung nandyan pa. Papraning tuloy ako sa shifter pedal na yun para matanggal. Dito. Hindi mo kalahin na may daanan pa pala. Ayan o. Sobrang taas. Grabe. Technical na ano na dadaanan namin. Kumbaga parang stage 1. Para sa akin technical na to dahil yun nga beginner pa ako. So ayun, sinusundan ko si Doc, yung nakapula na jersey. Siya ay naka Kawasaki KLX 140. Ayan o. Mababa yan eh. Tapos madulas pa. So ayun. Ayun. Out balance si Doc. Ayan. Tutulungan ko sana siya. Kaso naiangat niya agad yung motor niya. Kasi yun, bumaba na siya. So ako na yung next. Lusok. Sa video hindi halatang ano eh, stick yung kababa. Pero yan, mapapansin nyo. Tingnan nyo, gigayawang yung ano, ayun o. Oh. Gigayawang na yung motor. Dahil nakita ko pala sa mga YouTube videos ng mga international na enduro event. Grabe. Ang style pala nila is pag yung mga ganyang ka-steep na pababa. Naka-off makina, tapos clutch and brake lang. Titimplahin mo lang 'yun. Mukhang rock and roll 'to. Napanood ko din doon sa video ni Bornok Mangosong. Kung mapapanood niyo yung mga trail niya. Nabanggit niya rin 'yun, yung off makina. Para pag hindi mo naapakan yung rear brake mo, yung clutch ang magsisilbing brake. Kumbaga naka first gear ka or second gear. Tapos pag nirelease mo kasi yung clutch lever, pepreno yan eh. So yun ang mga turo-turo sa akin at napapanood ko. Madulas yan, sobrang madulas. Hindi mo kasi pwedeng i-brake yung harap dahil yun yung nangyari sa akin nung una. Talagang bulusok ako. Nalaglag ako doon. So ito, napakadulas ng mga bato na yan. Nakabahan na ako nung time na yan. Dahil sobrang dulas talaga. Laglag yung rear tire ko.
ginagawa ko kalmado lang, tapos konting-konting rev lang. Sige, konti pa. Konti pa. Yun. Akit. Kanan. So fast. Survive. Woo. Survive. Ayan na. Ayan na siya. Itong part na to, sayang hindi ko na videohan yung ano, hindi ko na record yung bakit ako. Pero mapapansin nyo pag nakikita nyo yung mga riders sa baba, sobrang steep ng climb na yan. Bakit na yan, pinisita ko. Diba siya? Sobrang tarik niya ito. Pero nung naka ano ako dyan, nung dumaan ako at nakaakyat, lumuwag. Maganda yung ano, maganda yung performance ng motor natin, yung kapit ng gulong natin, at saka yung tubeless system natin. Sobrang kapit talaga. I mean, sobrang useful ng tubeless dahil kapit na kapit yung gulong. Hindi ko maalala ilang PSI, pero siguro mga 2 PSI na lang yung rear. Ang maganda nun, gumagapang. Ayan, si Sir Patrick. Hey, hello. Psycho Patrick. Bungad please pala, subscribe na rin sa channel niya. Rock and roll. Siya yung unang-unang tropa na nakilala ko sa trail site. Sa Langkaan Trail site. At siya rin yung nag-invite sa akin na mag-join sa grupo. So ito si yung naka si Sir na naka XR 200 ata to. XR 150. Tinutulungan ko na siya. Kasi ramdam ko yan nung unang trail ko. Ganyan din ang ginagawa sa akin ng mga tropa. Binubuhat nila ako paakyat. So this time, ako naman yung tutulong ang bawit sa mga beginners na gaya ko. Stage na ata ito. By the way, naglagay na rin pala ako ng ano, hand guard. Ayan. Kasi malaki ang purpose ng hand guard na yan, para hindi mabali yung mga
brake at clutch lever natin. Saka panghawi na rin sa mga yung mga kahoy sa kayong mga talahib para hindi rekta sa kamay mo. Gumigewang ulit yung motor. Nudulas eh. Hindi pa ako sanay sa ganyan. So ito, nagkumpul-kumpul kami ulit dahil may isang river cross lang naman. Maliit lang naman na river. Maliit lang na ilog yan. Yun nga lang, medyo pabuluso kasi yung approach niya. So, para sa akin, bilang beginner, mataas na sa akin yan. Lalo na, first time kong ma-experience yan. Grabe si Madam. Ay pala si Madam sa may kaliwang screen nyo, yung mayor, nakakulay red na jersey kanina. Yan yung nag-rev ng motor. Galing yan. Sobrang galing niya sa ano, sa Langkaan Trail site. Believe mo kay Madam. Eh pala tropa namin na ano, na guide at taga dyan na rin sa Langkaan Trail Park. Sobrang babait ng mga tao dyan. Sobrang accommodating. Lalim nga. Lalim. Ayan si Doc Allen. Siya na yung mag-a-attend. Pababa. Siya ay naka Yamaha YZ250FX. Kung hindi ako nagkakamali. Si Kambal, yung naka-blue. Guide din namin. Saka siya rin yung tumutulong sa amin kapag nahihirapan na sa trail. Ako yan, ako yan. Para ang dali-dali na sa kanya. Ayun, tinulungan niya. Tinulungan niya si Doc man. Tawid ng bike. Ganda naman yung beta, oh. Kulay blue. Ayan, beta yan, sir. Nakakalam ko, nasa 98 o 99 kilograms lang yan. Compared sa CRF natin na 125. Patulong. Ayan silang Kambal na yung tumutulong sa amin. Feel ko magka-dive ako hindi na kaya ng rider. Video mukhang
kung hindi mahirap. So, para sa akin, pabagsak kasi yung part na yan. Mahirap na kung sumubsob ka, tapos may mga bato-bato pa dyan. Tapos basa pa, ilog pa. Lalim. Kailangan ng matinding engine brake. Ay sa? Ano, habak? Patay po makina. Si Doc. Siya yung sinusundan natin kanina na naka Kawasaki KLX-140. And kung mapapansin nyo, tandahan lang yung pababa. Ay no, magang hulog eh. Ako din. Patulong. Pasalok. Sa part na yan, medyo kinakaba na ako eh. Pero gusto kong subukan na ako yung magdadala ng motor ko. Ma-experience ko rin kung testing. Matumba man tayo, eh part na ng experience yun. Ah, maganda dito ang approach. Ano, ma-obserbahan mo rin yung mga ibang rider kung paano yung approach nila. Maganda yun ah. Sa mga ganyang technical na daan. Siya. Idok. Idok sa akin. Sana di ako sumusok. Ayan pala si Doc Toto. Clutch brake lang daw eh. Hindi ako nagkakamali. Yung nasa naka Honda CRF din. So ayan mga sir, puputulin ko muna yung video dito dahil mahaba na. I-continue ko na lang sa part 2. Kung yung susunod na mangyayari. Mahaba-haba pa kasi ito na trail eh. So, kailangan kong putulin. So, sana nag-enjoy kayo. Please subscribe. Ciao!